Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Ate, sige na. Bibilang kita ng bagong damit o sapatos o kahit ano pang gusto mo. Parang awa mo na. Kahit isang picture lang, nagsusumamong sabi ni Mayumi sa kapatid niyang si Ditas. Ano ka ba? May sarili ka namang mukha eh. Bakit mo pa gagamitin ang mukha ko? Tanong nito sa kanya. Gusto niya kasing gamitin ang litrato nito dahil yun ang ipapadala niya sa nobyo niyang Amerikano na si Greg. 8 buwan na rin silang magkakilala at nag-uusap pero palagi lang sa cellphone. Ayaw niya ng video call dahil ikinakahiya niya ang kanyang sarili. Paano ba naman? Tandad ng tigyawat ang buong mukha niya kaya ayaw niyang ipakita rito. Baka mawala ng gana ang kano, hulog na kasi siya sa lalaki. Mabait kasi ito, may respeto, may magandang trabaho at higit sa lahat ay napakagwapo pa. Isang mahusay na arkitekto sa Amerika, itong si Greg na nakilala niya lang sa Facebook. Sa una ay palagi lang silang magka-chat at kung ano-ano ang napagkukwentuhan tungkol sa travel, mga paborito nilang pagkain, mga hilig at iba pa. Hanggang sa nagkapalagayan na sila ng loob. Alam niya naman na nag-iilusyon lang siya na imposibleng matipuhan ng isang gwapong lalaki ang gaya niyang hindi naman kagandahan, puno pa ng tigyawat ang muka. Pero pinapabayaan niya na lang ang sarili para sa panandaliang kaligayahan. Libre lang naman ang mangarap kahit kailan ay hindi pa siya nagkaroon ng nobyo. Hindi naman kasi siya ligawin kahit nalagpas 30 anyos na siya. Diyos ko naman, tignan mo nga itong muka ko, pinutakti nang mamula-mula at malalaking tigyawat. Baka i-block ako agad ni Papa Greg. Sige na ate, pagbigyan mo na ako. Gusto niya kasing makita ang mukha ko. Pangungulit niya. Teka, di ba sabi ka mo niya, maski ano pang itsura mo, ay mahal ka niya? Bakit hindi ka magtiwala sa kanya? At bakit hindi ka magtiwala sa sarili mo? Sagot ni Ditas sa kanya. Saglit na natahimik si Mayumi. Di alam kung ano ay tutugon sa sinabi ng kapatid niya. Sige na, minsan lang ako humiling sa'yo. Ngayon mo pa ba ako ipapahiya? Ilang pilit pa ay napapayag din niya ang kapatid na si Ditas. Nagpadala siya ng picture sa lalaki sa pamamagitan ng messenger at nireplyan siya nito ng, oh, okay. Ano? Sa ganda at kaseksihan ng ati Ditas niya ay yun lamang ang reaksyon ni Greg. Paano pa kaya pag nakita na nito ang totoong itsura niya, bakalaitin at pagtawanan pa siya nito? Sweetie, I badly wanna see you. I am so tired, sabi ng lalaki nang tumawag ito sa cellphone niya. Don't worry, time will come and we'll be together. How's your day? How's your work? Tugon niya. Bad, I am exhausted, but hearing your voice makes it better. I love you, Mayumi. Wika ng kano, nahirap pang bigkasin ang pangalan niya. Kinilig naman siya sa sinabi ni Greg, pero kasunod nun ay bigla siyang nalungkot. Paano kaya kung malaman ito na hindi naman talaga siya maganda at marami pang tigyawat? I love you too, Greg, aniya. I just want to run away with you, wika pa na lalaki sa kabilang linya. Ang lungkot ay napalitan ng ligaya sa mukha ni Mayumi sa sinabing iyon ng lalaki. Matapos ang ilang oras ay natapos na ang pag-uusap nila. Nagpaalam si Greg na 5 araw itong hindi makakatawag dahil magiging abala ito sa trabaho. Naintindihan niya naman ito at sinabing tumawag na lang kapag libre na ito. Makalipas ang ilang linggo, nasa simbahan sila noon ng kanyang ate. Malapit nang matapos ang misa pero sulyap pa rin siya ng sulyap sa kanyang orasang pangbisig. Nag-text kasi si Greg, natatawag ito sa kanya. Grabe, 1 araw niyang hindi narinig ang boses nito. Miss na miss niya na ang lalaki. Pagkagaling sa simbahan ay diretso agad siya sa bahay at inabangan ang pagtawag ng lalaki. Naiwan naman si Dita sa labas dahil hinihintay nito ang pinadeliver nilang pizza. Nagutom kasi sila kaya naisipan nilang umorder ng merienda. Maya-maya ay narinig niyang sumigaw ang ate niya. Diyos ko, Mayumi! Agad siyang napatakbo palabas. Ate, napano ka? Magsasalita pa sana siya pero natulala siya nang makita kung sinong nasa harapan ng kapatid niya na parang napako na
sa kinatatayuan. Mas gwapo ito sa personal, matangkad, maganda ang mga mata, may kaunting bigote at balbasa mukha. Malaki rin ang pangangatawan nito, as in napaka-macho. Ang lalaking dumating ay walang iba kung hindi si Greg. Tatakbo na sana siya at iyakapin ito nang bigla siyang napatigil. Malungkot ng ngiti ang kasunod nun. Dahil sa oras na yun ay kailangan na niyang ipagtapat ang katotohanan na hindi siya ang nasa litrato na ipinadala niya rito. Naniloko lang niya ang lalaking ito. Hello, nakangiting bati nito kay Ditas. Lalong nadurog ang puso ni Mayumi dahil mukha ng ate niya ang ginamit niya. Sa bagay-bagay naman ang dalawa, mas bagay kumpara sa kanila ni Greg. Diyos ko, ang sakit. Nilapitan ito ni Ditas, niyakap at binulungan. Nagbulungan ang dalawa at nagtawanan pa sa harapan niya. Hindi na kaya ni Mayumi ang sakit na nararamdaman niya kaya tumalikod na siya. Papasok na sana siya sa loob ng bahay nang mapatigil dahil narinig niya ang lalaki. Thanks, Ditas. And where are you going, Mayumi? My sweetie. Anito, nahirap bigkasin ang pangalan nila ng ate niya. Napalingon si Mayumi. Teka, nananaginip ba ako? Tinawag niya ang pangalan ko. Oh, nice to meet you, my gorgeous. Nakangiting sabi ni Greg na inila siya sa braso, papalapit sa katawan nito. Nang mapatingin siya kay Ditas, ay kinindatan siya nito at halatang kinikilig. I know everything, Mayumi. You don't have to hide. I actually felt bad that you didn't trust me enough. The moment that you sent me your sister's photo, Dita also messaged me, telling me how you feel. So I knew it even before I came here, Mayumi. You are so beautiful inside and out. I love you for all that you are. Wika nito at hinalikan pa siya sa pisngi. Maya-maya ay lumuhod ang lalaki at inilabas ang isang mamahaling singsing. So, will you marry me? Tanong nito. Walang pagsidla ng kaligayahan ni Mayumi, naluluha siyang tumango. Yes, Greg, I will marry you. Binuhat pa siya ni Greg sa sobrang tuwa sa isinagot niya sa proposal nito. Kaya pala ilang araw itong hindi tumawag sa kanya ay dahil inasikaso nito ang nalalapit nilang kasal at ang pagpunta nito sa Pilipinas. Sa ngayon ay masaya na silang namumuhay kasama ang kanilang dalawang anak. Sa Pilipinas na rin naniraan si Greg at nagtatrabaho. Tandaan ng pag-ibig ay walang pinipiling itsura, edad, estado at kasarian dahil ito ay para sa lahat na nilikha ng Diyos.